Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang karne mula sa cricket o kuliglig ay di hamak na mas masustansya kaysa karne ng baka? Sa katunayan, 30 grams ng protina ang pwedeng makuha sa isang cricket, habang 20 grams lang ang nasa 90% na lean beef. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang edible insects ay maaaring makatulong sa problema ng food security. Nasa 2 bilyong tao na ang naitalang regular na kumakain ng insekto sa buong mundo. Kasama sa diet nila ang salaginto, uod, bubuyog, putakti, at langgam. Ngayon, alam mo na! Good morning and welcome back sa Panahon TV. Malayo mang marating ang outer space, abot kamay naman natin ang mga kaalamang kaugnay nito. Para sa balitang astronomiya, narito si Patrick Obsuna. Magandang umaga, Eunice, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Para sa mga astronomy enthusiasts, natagpuan na ng mga astronomers ang pinakamalayong quasar sa kalawakan, isa sa tinatayang 100 quasars na makikita sa kalangitan kada gabi. Ang J1342 class 0928 ay tinatayang 800 milyong beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Ang quasar sa isa sa pinakamaliwanag na astronomical objects sa kalangitan. Mayroon itong umaabot na trillion times na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Dahil hinihigop nito ang liwanag sa mga bituin na kalapit ito, tinatayang nagbibigay ito ng enerhiya na katumbas ng 100 normal na galaxies, at pinaniniwalaan din na kuha nila ang enerhiya mula sa malalaking black holes sa gitna ng mga galaxies. Importante ang discovery na ito dahil ang quasar sa isa sa pinakamatandang object sa kalawakan, at sa pag-aaral nito, maaari ding malaman kung gaano nga ba katagal ang ating kalawakan. Sabi nga nila, walang forever. Alam niyo ba na lumalayo ng 3.8 centimeters ang ating buwan sa mundo kada taon? Inaasahan na magpapatuloy itong lumayo sa susunod na 50 bilyong taon. At sa araw na yon, ang buwan ay magtatagal ng 47 araw bago ito tuluyang makaikot sa mundo. Abangan ang pagpapakita nito, mamaya yan. Yan ay sa ganap na 9:49 na umaga at lulubog naman ito, 10:46 ng gabi. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Tinatawag ding Young Moon ang isang waxing crescent moon. Ito ay lumilitaw sa kanluran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag, at makikita rin na mistulang nakasmile ng malipis ang ating buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing, kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng ating buwan. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw, at abangan ang iba pang astronomy trivia bukas. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna. Magandang umaga at balik sa iyo, Eunice. Salamat, Patrick, sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kalawakan. Samantala, pamilyar ba kayo sa brown, red, black, at yellow rice? Ating kilatisan ng mga yan mula sa ulat ni Trisha Garin. Ngayong nauuso ang only rice o unlimited rice sa mga kainan, mapapakanin is life ka talaga. Ang kanin na staple food o pagkain hindi nawawala sa pagkainan ng mga Pinoy ay tinatayang may 200 calories bawat tasa na nagdadagdag ng energy sa ating katawan.
Naglalaman din ito ng carbohydrates na nakoconvert bilang glucose o asukal na kung nasobrahan at hindi matunaw ay nagiging body fats o taba na naiipon sa ating katawan. Ang white rice ay mataas sa glycemic index o kung gaano kabilis matunaw ang pagkain sa ating katawan. Ito rin ang abilidad na nagpapataas ng blood sugar. Tinuturing na mababa ang glycemic index kung hindi lalampas ang level nito ng 55. Medium level naman kung mula 56 hanggang 69 at masasabi nating mataas ang glycemic index ng pagkain kung nasa 70 hanggang 100 ang level nito. Kaya payo ng mga eksperto, lalo na sa mga diabetic, hinay-hinay lang sa pagkain ng kanin. Pero alam niyo ba na mayroon pa rin namang mga klase ng kanin na mas healthy? Kumpara sa white rice, puno ng sustansya ang brown rice dahil mayaman ito sa vitamin B. Magnesium na nakapagpapatibay ng buto at ngipin, manganese na nakapagpo-promote ng metabolism ng katawan, at selenium na mabisang antioxidant panlaban sa impeksyon. Sa mga maalaga sa kanilang kutis, pwedeng subukan ng black rice na mataas sa nutritional level at source ng vitamin E at iron na importante para sa ating balat. Ang bran whole o sapal nito, mataas sa anthocyanin na isang uri ng antioxidant na nakapagpapabawas sa pamamagana ng katawan. Ang red rice naman na naglalaman ng antioxidant properties ay mabisang pangontra sa mga allergy at panlaban din sa sakit na cancer. Yellow rice o corn rice naman ang mainam sa mga naghahanap ng alternatibong pampabusog imbis na kumain ng kanin. Gawa sa maisang bigas na ito at mayaman sa nutrients tulad ng beta-carotene, fiber na panlinis ng digestive system, at lutein na bitamina sa mata. Anumang labis ay nakakasama. Maaring sa pandinig ng marami ay gasgas na ang kasabihan na ito, pero pagdating sa usaping pangkalusugan, mahalagang masunod ang tamang dami ng pagkain ng kanin at pwede rin subukan ang makukulay na bigas na ito para makaiwas sa mga sakit. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Green. Thank you sa karagdagang kaalaman, Tresha Garin. At ito naman, usapin naman sa weather ang ating mga sasagutin kasama ang isang forecaster ng pag-asa para sa 1 Minute. Sinubukan mo na bang hulaan ang isang weather phenomenon? Tumama ba naman yan? Huwag nang manghula dahil pwede man nating bigyan ng paliwanag ang mga bagay tungkol sa weather. At dito sa 1 Minute, kasama ko ang isa sa mga pag-asa weather forecaster na handang sumagot sa inyong mga pinadalang questions. Ladies and gentlemen, let us welcome Ariel Rojas! Hi Ariel, kamusta ka naman? Okay naman. Alam kong handang-handa ka na para sagutin ang new sets of questions for today. Simple lamang, isang minuto ulit para sa mga katanungang inyong sasagutin. Okay, let's do this. Question number one, hindi ba kayang pigilan o pahinain ang isang bagyo? Maraming attempts na ginawa pero hindi siya feasible kasi ang energy ng isang bagyo katumbas sa isang nuclear bomb. Siyempre kapag binomba ang bagyo, may radioactive fallout na makakaapekto sa mga tao, sa mga hayop at sa mga halaman. Paano na de-detect ang weather? Through visual detection, paglabas mo ng bahay, makikita mo kung anong kalagayan ng panahon. Gumagamit din tayo ng satellite imagery at ng radar. May epekto ba ang earthquake at volcanic eruption sa weather? Yung earthquake, wala namang recorded na effect sa weather, pero yung volcanic eruption, yung pinagtubo ng 1991, nag-cause ng 0.5 degrees Celsius na pagbaba sa global temperature dahil yung kanyang ashes ay nakatalukbong sa sikat ng araw. Bakit nga ba hindi nagkakaroon ng niebe o snow sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay nasa tropics, so medyo mainit lagi sa atin. And also sa Pilipinas, walang masyadong mataas na bundok. Bakit nagbabago ang weather sa ating bansa? Dahil maraming weather systems na nakaapekto sa Pilipinas. Tuloy mo. Pwede ba? Oo, pwede. Nagbabago ang weather sa Pilipinas dahil syempre yung hangin kasi ang normally o yung temperature o yung init mula sa araw ay nagudulot ng pagbabago sa pressure at sa temperature. Ito ay nagudulot din ang pag
pag-ihip ng hangin. So yung pag-iba-iba ng direksyon ng hangin kung saan nangagaling, ito nagudulot ng iba-ibang panahon sa ating bansa. Thank you, Ariel. Ha? Naka-5 questions ka today. Keep sending your questions. Dito lamang sa 1 minute kung saan ang inyong mga katanungan ay bibigyan namin ng kasagutan. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Hontayas. Sa aming pagbabalik, minimalist house, ating bisitahin. Yan at iba pa dito lamang sa Panahon TV.